Hello guys, good morning, good afternoon, or good evening ba dyan sa inyo? Andito ako guys, mag-video ako ulit. Pakita ko sa inyo yung anong view ng shop namin. Kasi yung dati naputol kasi guys, kaya gagawa ako ng panibagong video. Ito po yung aming shop guys, tutor ko kayo. Ito. Pasensya nyo na at medyo pipityogin lang yung camera ko kaya hindi ko masyado makuha ang lahat na video. So, guys, dito ako nagre-receive ng mga tao. Yan. Yan guys, yan yung receiving area ko. Saka yung dito din guys yan. Yan ang mga upuan nila. Tapos dito naman ako nagde-design. At saka yung ito naman yung aming tanggapan. Pag bago sila papasok guys, kinukuhanan muna namin sila ng temperature, tapos ilalagay nila yung pangalan nila dyan, telephone number, at saka yung temperature nila. Ito naman yung alcohol guys, at saka pang disinfectant dahil hindi pwedeng wala. Napaka-strict ko na po nila ngayon dito guys. Nag-umpisa na naman ang strict nila guys kasi ang dami na namang nai-infect dito guys sa mga bagong virus. Kaya kami nag-iingat na rin. So, ito ngayong ano namin, dito tayo, i-tour ko kayo sa ano guys, dito sa may cutting table, sa may ano namin, fitting room. Ito yung fitting room namin guys. Kita lahat kung magsukat, katulad niya, no? Kitang-kita ako kahit saan ako. Ang gulo, kitang-kita. Ito naman, oh. Mga sabi kasi guys, pagkatapos nila naman. Hindi nila inaayos yung mga ano. Ayan. Ganyan ang aming fitting area dito, guys. Kita nyo na. Tapos, meron pa sa kabila, guys. Pakita ko sa inyo. Okay? Doon tayo sa kabila. Door tayo sa kabila. Okay? Pasensya na, guys. Itong aking camera eh mano-mano lang position. Mahirap eh. Mahirap pala magiging vlogger. Hindi mo makikita yung ano anggulo ng ating ano camera kapag ikaw lang mag-isa. Naman sa akin guys, gusto ko lang makita niyo. Ito naman ang isang fitting room namin guys. Yan, kita niyo. Yan. Yan. Parang ganun din ang forma. Ayan, tingnan nyo. Oh, ayan. Meron ding shoes dito para pag nagsukat sila, mahahaba kasi ng mga gawin nila. Yun ang makukuha, yung shoes nila. Magsuot sila ng shoes na mahaba para pag sinuot nila yung mga gowns nila, guys, napaka ano ba yun? Napakahaba. Kailangan nila ng shoes na mataas. So, eto ngayon guys, dito na tayo. Tapos tayo ulit. I-tour ko kayo doon sa tahian namin. At ipakita ko sa inyo yung mga nayari na nung isang araw na tinabas ko pa lang. Pinakita ko pa lang sa inyo yung pagtabas. Ngayon, yari na sila guys. Ito, sorry. Ayan, yari na sila guys. Kaya pupunta na tayo doon sa aming tahian. Okay guys, ito yung tahian namin. Ayan. Ito yung mga damit guys. Oh, tignan nyo ang ganda. Diba? Ayan ang aming tahian guys. Tapos yung ito yung isang araw guys na natapos. Hindi pa dumating yung may-ari. Hindi pa niya kailangan. Hindi pa nila isusuot sa kasala. Ito naman kakayari lang ito guys kahapon. Simple pero nice. Tapos yan guys, ituro ko kayo dito sa mga bagong gown na nangyayari guys. Tingnan nyo. Yan yung ginawa nung isang araw. Diba ang ganda? Yan. Ito yun guys. Ito yung sabi ko sa inyo kapag nangyayari na ipakita ko sa inyo. Ito na yun siya guys. Yan. Ito din yung isa. Yari na siya. So, ayan, kita nyo na guys ha. Ngayon,
magtatabas ako, ipakita ko sa inyo ang procedure kung paano magtabas, okay? So, bye for now muna kasi ayusin ko muna yung ating tatabasin. Ito yung tatabasin ko guys. So, pakita ko sa inyo kung paano, okay? So, ito na yun guys. Mag-umpisa tayo ng pagtabas. Ay, hindi nyo makita pala guys. Ayun, ipakita ko sa inyo yung pagtatabas ko, ha? Sandali. Yan. Ito yung cutting table ko, guys. Yan. Kita na ba? Ayan, kita na. Ang style nito, guys, ito yun. Ito yun, ah. Mga dinidesign ko. Ang style nito yung tatabasin ko ngayon, ito. Ito. Simple, pero nice siya. Ang ganda ng kanyang, ano. Yan ang mga design ko guys, dini-design ko yan. Ito, nakuha na to. Ang ganda nitong gamit na to. Tapos na to. Tapos pakita ko sa inyo yung parang pamaypay guys. Parang pamaypay, okay? Yan ang mga damit na mga ginagawa ko guys. Yan. Lahat mga dini-design ko lahat yan guys. Ayun, ito yung nakuha, mga nakuha na to guys. Natubos na siya. Ito, number 1 to 1,500. 15,000 sa atin to guys. Table lang ha. Tapos ito, ito nakuha na rin. Lahat mga nakukuha na yun. No, natubos na. Ito natubos na rin. Ito guys, lahat yan ng mga natubos na. Nakalagay ng paid. Tapos, ah, ito na yung baka meron dito mas magandang design at maganda din yan guys, design na yan guys. Yan hindi pa nagawa kasi nagbili pa sila ng tela. Ito yung kinawa kong pamaypay guys, kita nyo yan. Ito yung ginawa kong pamaypay na damit, na yan ang design niya. Yan, ito naman yung green na pinakita ko kanina. So Ito, tapos na rin ito. Wedding gown ito guys. Ay, hindi pa ito natapos guys. Ito, wedding gown guys. Pag tinabas ko ito, pakita ko sa inyo. At saka pag nayari na, pakita ko rin sa inyo. Wedding gown ito guys. Mahal ito. Nasa 5,000. 50,000 plus sa atin. Ito yung mga damit niya. Ito mga damit ng ikakasal. Tapos, ito din guys. Gamit na ikakasal ito, tapos nayari na ito. Ito naman, ito na yung pinakita ko sa inyong gown kanina. Ito at saka ito. Yari na sila. Kulang na lang ipiting sa tao. So ngayon guys, ito tapos na rin ito guys. Simple. Simple lang kasi pati skirt. So ngayon guys, ipakita. Ngayon, ito pa. Mayroon naman pumasok kahapon. Bongga din ito guys, maganda din ito. Pag ito mga nangyayari, ipakita ko rin sa inyo. Ang gaganda ng tela kasi. Simple ang model, pero ang tela naman kaganda-ganda. Ito guys. Oh. Sana nagustuhan yung mga design ko guys. Tapos, ito. Magtatabas na tayo. Hanapin ko yung model niya. Ito na yung tatabasin natin guys ngayon. Okay? So, isa na tayo. Magpisa na tayo ng tabasan. Wait lang kayo guys ha. Sandali. Ito ngayon, ang tatabasin natin. Ito tinang tela niya guys. Ang tawag nila dito mukmal. Sa atin Swede yata. Gamusa, parang ganun. Hindi ko alam kung paano tawag sa atin. Basta dito tawag nila mukmal. Ito yung ipapakita ko sa inyo guys kung paano matabas. Kaya lang guys, sobrang haba nito. Kaya, konti lang ang procedure ibigay ko sa inyo. Baka, masobra naman yung video natin. Diba? Hindi pa kasi ako marunong mag-edit ng video guys. Kaya, pasensya na kayo ha. Ano nakikita nyo, yun na talaga yun. Live na yun.
So, ito na tayo. Una-una natin gawin guys, i-flap natin yung damit at yung tela. Yan, i-flap natin ang tela. Tapos, kuhanin natin yung sukat niya. Kuhanin natin ang sukat ng haba niya. Kasi may cutting ito sa video guys. Kaya, kailangan natin na so, umpisa na tayo sa pagsusukat, ha? Saan na yung aking? Okay. Sa aking kulitin. Ito na, guys. Ang haba niya ay 61. So, guys, 61, kailangan kunin mo muna yung pinaka-full length mo. 61. Kita niyo ba guys? 61. Ipot natin dito. 61. Ayan. Tapos guhita natin. Tapos yung figure niya guys is ilan bang figure niya? 18. Pero sa likod 17 and a half. Kaya yung 17 and a half ang kuhanin natin. Dahil sa harap mag-adjust na lang tayo dahil meron siyang ano yung bus distance, doon tayo kukuha ng adjustment. So, eto na guys. Kita nyo ba? Hindi nyo yata makikita. Dali ha? Ibaba natin ng konti. Ayan. Ito rin. Adjust natin guys. Masyadong ano. Ay, nakot ko. Lag-lag tuloy. Pasensya na kayo guys. Nangangapa pa ako dito sa stand ko. O ayan, kita nyo na. Kita nyo na ha. So ngayon, ito yung figure. Guguhitan natin siya. On top the figure, guguhitan natin siya dito para makita, malaman mo yung sukat niya. Tsaka yung, kailangan guys, magbigay ka ng allowance kapag naggupit ka na. Allowance kali. Kasi, baka mamaya, short ka sa kanilang ano, meron ka mo. Meron ka pang, ano, chance ang ma-repair. So, ngayon guys, magmula sa figure, mag-down ka ng 8. Para sa hips mo guys. Tapos down ka rin ng 5 para sa atin tax sa kanila binas. So, ngayon tapos na tayo sa figure. Kuhanin natin yung waistline niya. Ang waistline niya is 38. Ako kasi guys, medyo para madali ako, ganito lang ginagawa ko guys, 38. Lupiin ko siyang ganun, lupiin ko siyang panibagong ganyan para madali. At saka sure na hindi ka nagkamali. Ngayon, 38. So, 9 and a half, lagay mo sa figure. Ganyan guys. Kita nyo ba? Ayan, kita nyo ha. So, ngayon, ang kanyang hips is 52. So, ganun pa rin guys, 52. 52. Diba? Tapos lupiin ko ulit ng panibagong lupit. Tingnan nyo. 52. So, ngayon, ang nangyari is 13. Lagay mo dito sa, nagbaba ka ng 8 inch. Dito mo ilagay kasi yan yung pinaka-standard ng hips. Second hips. May first hips pa yan. Yung tax nila, guys, ito yung ito yun, dito sa baba, hindi ako kumukuha ng tax dito lang sa taas. Kasi, pangit eh. Minsan, kumukulubot. So, ngayon, ang damit niya, guys, is tight sa loob. So, baba tayo ulit, guys, ng mag-down tayo ulit sa, from the figure, down tayo ng 20. Para makuha mo yung kanyang gustong tights. So, ngayon, ilan siya? 50. Nagiging 48 na lang guys. Kasi gusto niya ng tights.
Hindi, gawin na lang natin 50 guys kasi minsan ganyan sila eh. Mabuti na lang yung magsikip ka kaysa wala ka ng chance ang paluwangan. So 50 guys ang magiging sa baba down ng 20 is 12 and a half. Okay guys, get you na. Ngayon, ang gagawin natin, ito yung curving stick ko guys. Sandali guys ha. Background natin guys, yung aking mga kanta. O ay ba? Sensya na. Wala ibang music eh. In love sa music, in love sa kanta niya sarili. So guys, ito yung curving stick. Starting sa waistline, papunta ng hips. Doon mo ngayon itama yung curving stick. Tapos unti-unti mo siyang i-curve. Ganyan. Tapos hanggang sa aabot ka dito sa 20. Pagdating naman dito guys, ganituhin mo na siya. Ibahin na. Imbis pa ganito, balik pa rin mo yung curving stick mo para mag-wide. Konting luwag dito at saka maganda tingnan. Tingnan nyo guys ha. Ganito ang secret to guys kung bakit ang dami-dami magpatahi dito dahil yung fitting nila kuhang-kuha at saka yung ganda ng damit nila. Kitang-kita nila. So, ito na yun guys. Yan. Diba? Okay. So, anong nakita nyo? Meron sulat na. Ngayon, ito yung length niya. Kasi sa laylayan, kailangan talaga guys, kumuha ka ng kunting curve para hindi mahaba ang gilid. Ayan, tingnan nyo. Ganyan. Tapos, ayan. Great na siya. So, perfect na guys. Pwede mo nang tabasin to. Tabasin na natin. Kasi, gagawin natin yung lagyan muna natin siya ng pin para hindi siya ma-move pagtabas para maganda ang ano pareho ang allowance niya likod at sa kabilang gilid saka dito sa front na ginawaan kong ano mark. Ito guys kasi kaya may mga mark dahil itong mga mananahi ko susunod na lang sila dito sa mark na aking mga guhit na aking nilagay. Ganun pa man, minsan kapag hindi nila naintindihan, magtatanong pa rin sila sa akin. So, ito guys, pwede na natin tabasin. No? Tignan nyo ha. Tatabasin ko na siya. Una, bismillah. Ito na guys. Tabasin natin, lagyan natin siya ng allowance ng 1.5. 1.5 allowance guys para makuha na pa yan ng pag-gym nila guys magiging ano na lang siya 1 inch ang allowance pag-gym nila i-gym pa kasi ito guys para malinis so ito na naka-curve na siya oh. So ganyan lang guys ganyan lang ka-easy. Ngayon, ito na ang front. Gagawa tayo ng likod mamaya. Ito mo ng front na figure sa taas. So, ito, ayusin natin dito. Ayan na. May allowance niya. Kailangan lagi 1.5 ang allowance guys. Ha? Depende na sa inyo kung gusto niyo na. Baka gusto niyo na para malaki ang allowance niyo. Kasi baka tataba kayo. Sa inyo na yan kung lagyan nyo ng 2 inch. Pero ang pangit guys, nagbabalki sa loob. Kita nyo yung mga ready-made guys. Wala siyang allowance. Ang ganda ng bagsak ng damit. Kaya lang dito, ayaw nila ng ganun. Gusto nila guys, gusto nila ng ano, may allowance na malaki. Dahil, yun nga, tabain sila eh. So guys, ito na. Ang gagawin natin ngayon, yung sa taas na ha. So, guhit ulit. Kung tayo mag-umpisa sa guhit.
bago tayo magparas. Ito yung figure, guys. So, ang figure niya is, sa harap 18. Kailangan kunin mo yung 18. 18 ang harap. Pagkatapos, mag-down ka from shoulder, ano bang bust point niya? Bust point niya is 13. Taba kasi ito, guys. Baba, laylay ng suso niya. So, 13 down from the shoulder, ha? Tapos, itong shoulder, tapos, guys, kunin mo yung pag galing ka sa shoulder, papuntang baba ng 13, doon mo kuhanin yung bust line niya. So, ang bust niya is 52.5. Ganito lang, guys, gawin nyo, guys. Tulad sa akin, para madalian, madali kayo at hindi kayo magkakamali. Bali-bali lang ng tip measure. Kung ano yung 52.5, fold mo isang beses, tapos isa pa. Ganon. So, 13 and 1/4. No, 13 and 1/8 ang nangyari. Kaya, ganyan kasi ang pinaka-importante, guys. Yung mga labis-labis na yan, kailangan makuha mo. So, ayun na, nakaguhit na, guys. Ngayon, kunin natin ang waistline ulit. Waistline kailangan 38. So, 38 tayo, guys. Ito, as usual, bali-bali lang, ha? Yan, bali-bali lang ng tip measure para hindi magkamali sa sukat. Ganyan. Para, at saka madali, hindi na yung magpa-plus-plus, minus-minus ka pa. Tapos, sa waistline, sa harap, sa taas, guys, huwag mong kalimutan, yun na yung fix na ano niya, kailangan maglabis ka ng 1.5 para sa suso. O kaya, depende, guys, kung mataba siya, kailangan at malaki ang suso niya, 2 inches para kuhanin natin sa tax para sa suso niya. So, ang distance niya, guys, sa bust point niya, guys, is ang distance niya is 9. So, 4.5. Ang 9, guys, isang fold lang, ha? 9. So, 4.5 siya. Ganyan. 4.5. Guhit mo siya dyan. Pati dito sa baba ng waistline. Guhit mo rin siya. Kung ano yung inalawans mo dito sa ano sa gilid, halimbawa, 2 inches, 2 inches din ang ano mo dito. Yan. 1 inch, 1 inch dito. Kita nyo ba, guys? 1 inch, 1 inch. So, yan na yun. Ngayon, guys, ang gagawin natin, guhitan natin ang shoulder. Hindi pala, itong straight na stake ang kailangan. Guhitan natin ang shoulder, guys. Tapos, kunin natin yung ang shoulder niya is 16. 16, guys. Dalawang lupi lang, guys, ha? Katulad yan. 16. Ito, ha? 16. Fold mo lang siya dalawang beses. Huwag tatlo. Ganyan. Kaya 8 ang ilagay mo dito kasi sa kabila yan. So, ngayon, guys, galing dito sa 8 na to, magbaba ka ng 1.5 para sa shoulder. Ganyan, di ba? So, ngayon, yung neckline niya is, ang distance niya dito, kailangan kumuha kayo ng distance, guys, sa neck niya. Distance niya is 12. So, ang 12, i-fold mo yun, di 6 na siya. Okay? Ngayon, ang down ng kanyang neckline, guys, ito yon. Dito ka kumuha, kasi ano siya, 10. Down mo yung 10, ganyan. Kita nyo, guys? Oh my God, hindi na naman nakikita. Okay. Hinain natin para makita nyo. Ganon. Kita nyo, guys? Halimbawa, ito yung pinaka standard, 9.5. So, ngayon, mag-down ka ng 10. Kita nyo, 10. From shoulder, pagpababa. 10. So, ngayon, ito ngayon, ang ating ano shoulder. Gamitin mo yung curving stick. Kung saan ka, nagmula ka doon sa
sa 8 kanina, nag-down ka ng ano ba, yung 1.5. Kunin mo to ngayong 1.5 papunta dito sa shoulder. Kita nyo? I-curve mo siya. Guhitan mo. Kasi yan yung mangyayari ngayon sa damit. Oh, ayan na. So, ito na siya. Ang neckline niya, guys, is ano, unique. So, unique siya. Mag-draw. Mag-draw ka lang ng ganyan, guys. Oh, ganyan. Ito na siya. Yan na yung neckline niya. Pero, minsan guys, kailangan cleaver ka kasi gusto nila ganong kalalim. Tapos pagkatapos, pag sinukat nila, ayaw nila. Kailangan ano. Kaya kailangan meron kang adjust-adjust dyan. So ngayon, ang kanyang shoe, ang kanyang manggas, gusto ang haba lang is 6. Nagmula dito sa kanyang neckline na ating ginuhit, dito ka mag-count ng 6 pababa. Ganyan. Kasi continuous sleeve lang ito, guys. Simply. Simpleng-simple lang. Continuous sleeve lang siya. So, ganyan. Guhitan natin ulit, ha? Yan. So, andito na tayo. Ito na yung bust. Bust dista. Ah, bust point. Pababa tayo sa waistline. Ito. Tingnan nyo. Guhitan natin yun, guys. Pagkaguhit mo dyan, lahat na suso, kapag kamalaki ang bust niya, mag-down ka doon ng 3. Magmula sa point, mag-down ka ng 3. Tapos guys, kung ano yung distance mo dito, 1 inch, gawin mo pa rin 1 inch dito. 1 inch, 1 inch din dito sa kabila. So ngayon, ganito na guys ang gagawin mo, ha? Ganito. Guhitan mo siya para sa suso yan, guys, ha? Guhitan mo ganyan. Para kang gumawa ng kumbaga saranggula. Ganyan, guys. Ganyan. E yan na yung mag-kurba sa suso. Yan. Ha? Kita nyo? So, ngayon, ito na yung kanyang ano, waistline. Ito na yung bust niya. Ang gagawin natin ngayon, guys, ganito. Kuhanin mo siya kasi sobrang big yung kanyang ano eh, kanyang bust. Kaya yan. Yan siya, guys. Nangyari na. Sorry ha. Lumagpas ako sa guhit. Kailangan hindi kayo lalagpas, guys, para hindi masira yung measure. Yung supat ninyo para hindi makamali. Ngayon guys, ito na yon. Kasi continuous lang siya. So, ang mangyayari ngayon, mula doon, anong laki ng ano niya, big niya, 16. So, 8. Down tayo ng 8, guys. Kasi, syempre, 16 yun eh. Ngayon guys, ito na yung gagawin natin. Kasi ano lang siya eh. Ayan. Guhitan natin. Sana nakuha niyo yung procedure kaya ko, guys, ha? So, ito na yung manggas. Tatahiin nila ang top here lang, ha? Ganyan. Ito na yun, guys. So, pin tayo ulit bago natin katingin. Okay? Pin natin ulit bago katingin. Ganito lang. Ito kasi guys, ano, pareho ang cutting niya, likod at harap. Pero guys, sa likod, hindi ako naglalagay ng tacks. Kinukonvert ko na yan sa tama niyang sukat sa harap. Wala nang tacks kasi ang kailangan lang naman ng tacks yung harap dahil sa suso. Dahil sa bus nila, guys. Nasa inyo na rin yan, guys, kung paano nyo i-create. Kung gusto nyo bigyan ng konting kurba, kasi sa manggas nga yan, pwede rin. Kasi ako ganyan eh. Kahit sabi nila 6, binigyan ko ng allowance para in case gusto nilang pahabaan, meron pang allowance. So, ito na, guys, ha?
Kuha niyo na. Kasi tatabasin na natin ito ngayon. Yan. Ito na. Tatabasin na natin. Ito yung harap. Mamaya, yung likod naman ang gagawin natin. Okay? Ito na guys. Tabasin na natin ito. Ayan. Don't forget na mag-allowance ng 1.5 palagi. Basta nagupit na 1.5 palagi ang allowance. Okay guys? Tandaan nyo yan. Importante yan. Dahil baka ma-short kayo o kaya nagkamali man kayo ng konti, meron pa kayong allowance na pwedeng paluwagan. Kaya sumikip man, paluwagan. So, ito na ha. Yan ang shoulder. Pagdating dito guys sa shoulder, kailangan magkunting pa ganyan ka para sa lupit niya. Ganyan. Okay guys. So ngayon, easy lang guys, no? Easy lang. Ngayon, dito tayo. Ito yung mark dito guys, sa point ng suso, sa basba. Ayan. Mark natin dyan para hindi na tayo maguhit ng maguhit pa. Tapos ito, kuhanin mo rin ito. Tapos, dito naman sa baba. Ganyan din. Ngayon, ang gagawin mo dito guys, maliit na roller na lang. Para kung ano nito guys eh, yung engineer, maraming roller. Ito guys ha, ganyan. Go hit. Tapos, go hit. Tapos, kunin mo ulit yung distance na yung allowance na kinuha natin kanina. 1 inch dito. Dito din, 1 inch. 1 inch din. Ganyan lang ka-easy guys. Sandali nyo lang itong matutunan. Basta, huwag kalimutan pag nagkuha ng sukat. Pag nagkuha ng sukat guys, halimbawa, may mga down-down. Fold-fold mo lang yan para hindi ka magkakamali. Halimbawa, yung hips niya ganito. Tatlong beses ang fold mo. So, ito na guys. Ready na ito sa pagtahi ng mga mananahi. Ako kasi ang master cutter dito guys. Silang nagtatahi. Hindi ako nananahi. Silang nagtatahi. Tsaka akong nagdi-design, magkaharap sa customer, magtanggap kung ano yung gusto nila, idodrawing ko sa kanila. So, dito na tayo sa likod guys. Dito na tayo, okay? Finish na to. Dito naman tayo sa likod guys. Ito na sa likod. Baliktarin natin ang tela. Kasi ito guys, hindi mo pwedeng baliktaran. Pero kung hindi man to, wala man tong shade, pwede kang magbaliktaran. Kaya lang ito, sweet kasi ito guys, may shade ang tela niya. Kaya hindi natin pwede siyang baliktaran. Pero kung gusto mong, pag ibang tela guys na hindi siya, wala siyang design, pwede mong baliktaran para makatipid ka sa tela. Ito na yun guys. Ito ang likod. Baba muna natin ito. Ano natin yan? Ano natin ang likod guys? Ito yung ano, yung hanita ng likod, tela. So, kukunin natin ngayon. Kasi, ang likod may ano diba? Tawag dito may cutting. Kasi lalagyan natin ng slit. So, kailangan dito tayo magkuha sa gilid. So, guys, para madali, hindi ka na magsukat-sukat. Ito na yon. Kung ano yung tinabas mo sa harap, siya pa rin yung sa likod. Ganyan lang, guys. Flat mo lang siya.
Yan lang. Kailangan dito, maglagay ka ng gano'n lang ka-easy guys ang pagtabas. Basta, ilagay mo lang sa isip mo kung ano yung ginagawa mo. Kasi easy lang model na to guys. Sa susunod, yung mga gown, kapag ano, pag nagtabas ako, ipakita ko rin sa inyo. Yan. So, ito na guys. Ito na yung kanyang alawas dito, ha? Kasi magbawas pa tayo dito sa gilid. Kaya medyo malaki ang allowance. Bago ang lahat, ilagay mo muna yung pin para hindi siya mag-move. At pareho siya ng sukat, harap at likod. Ang hindi lang pareho ng sukat, guys, sa likod, doon sa taas, sa ano niya, sa waistline papuntang taas. Kasi, ang likod, guys, maano lang, wala kasi siyang suso, walang bas. Kaya medyo pa-slim lang sa likod. Pakita ko rin sa inyo kung paano ang pagtabas sa likod. Okay? Ito na guys, tabasin na natin. Ay hindi, mag-mark muna ako. Mark muna natin. Guhitan muna natin 'to, guys, para hindi ka maligaw sa kanyang ano. Tsaka take note guys, sa likod, gumawa ka ng konting curve. Dito, lalo na pagka pencil cut, lagyan mo ng kurbada. Para pagka ano, pumuporma yung puwit nila. Yan ang secret ko guys. Kaya, flat na flat yung kanilang mga damit. Ang ganda tignan pag sinuot. So ngayon, tabasin ko na guys ha. Ito na tayo. Tabasin tayo. Okay. Pero guys, may damit na gusto mahaba sa likod. Ito kasi guys, okay lang. Ayaw niya ng mahabang likod. Kasi meron pa itong isa guys. Meron pa isang tela. Yun ang magdadala. Yun ang tela niyang maganda. Ito na, tatabasin natin ang gilid. Basta huwag kalimutan ang 1.5 na allowance. For in case na nagkamali ka sa sukat, meron kang magawa na paraan na pwede mo siyang paluwagan. Di bali yung pasikip, walang problema. Kasi pasikip lang. Pero pinaka-importante, 1.5 talaga guys ang kailangan. Sukat. Huwag namang over-over. Kasi bulky naman yun sa damit. Ito na guys. Ngayon. Ayan na siya. Tatabasan ko lang dito guys. 1.5 ulit. Kasi may pangit yung tela niya. Naminisnis. Kaya ganyan. Naninis na siyang tela. Okay. So now, itong likod guys, kailangan from the ano waistline, mag-down ka na naman ng 8 or 7. Tulad lang ng ganun. 7 or 8. Ganyan. Para sa zipper niya. Likod ang zipper guys eh. Tapos guys, para hindi ka na mahirapan mag ano pa ng guhit, kuha mo na to, pattern mo na to. Ito na, ako kasi guys, hindi ako magpa-pattern. Take time kasi eh. Kaya, direct na ako dito sa tela. Sure naman na kasi ako na tatabasin ko. Alam ko na yun. Kasi yung iba naman, kasi gusto nila mag-pattern, para sa susunod, pwede nilang gamitin. Eh, ako guys, parang ayaw ko kasi mag-pattern eh. Kasi kung ano yung gagawa ko sa pattern, gusto ko, gawin ko na lang sa tela. So, yan. Tapos na tayo dito sa harap. Sa likod na tayo. Dito naman tayo maguhit, guys. Ayan, ipakita ko sa inyo kung ano yung sinabi kong ikorbada sa likod. Kasi kailangan sila kasi dito guys, pag pencil cut,
gusto nila yung nakaangulo yung kanilang likod. Yung kanilang bandang puwetan. Napaka-arte mga tao dito, guys. Pero, awa ng Diyos, kasundo ko sila. Kaya ang dami nilang nagpapapedi dito sila. Hanapin pa nila itong shop ko. Dati, ang shop ko doon sa, sa Barsan. Nalipat kami dito. Lahat customer, hinanap pa rin ako hanggang natuntunan nila ako kung saan na naman akong dipalok. Dito na ako ngayon sa Jamain. Sa Jamain, dati Harer, Maskal Harer ang tawag sa aming shop. Harer Dress Shop. Ngayon naman, Shack at Ebra na, guys. Kasi iba na yung employer ko, guys. Binitawan na nung dati namin. Ito na, guys. Tingnan nyo, ha. Magguhit tayo ulit para makita nyo kung paano ang kurbada. Ito yung waistline. So, ang kurbada, guys, dito mo makuha. Nag-down ka ng, limbawa, ito yung puwet niya. Down ka ng 16. Doon ka mag-umpisa ng kurbada. Dito naman sa waistline, guys, magkuha ka ng tawag dito, half inch. I-point mo dito sa 8. Ganyan nyo. Wala. Matay na yung music natin, guys. So, ngayon, iyan na siya. Curve. Curve tayo. Galing sa taas, 16. Tingnan nyo, guys, dito. Para yung puwet nila, yan na yun siya, guys. Ito na yung kurbada. Half inch lang naman ang kailangan. Pero ito, huwag mong putulan kasi allowance na niya yan. Yan. Kasi dito, mag-i-slit sila, guys. Yan ba yung slit niya? 15. 15, mag-count ka ng 15, magmula ka sa down, sa laylayan, papuntang dito. Ayan, yan na yung 15, guys. Para sa slit niya, sa palda. Tapos, dito natin yung laylayan niya. Tulad na sinabi ko, 1.5. Ngayon, guys, ito naman yung gilid sa puwet. Ito na siya. Ganun pa rin. Dahan-dahan dito sa kurbada, i-target mo yung guhit mo kasi yun yung nagdadala ng fitting. Yan. See, guys? Easy lang kapag alam mo na. Pero, kung lagi mong paulit-ulit yung aking video, matutunan mo kung paano ang procedure. Madali lang, guys, diba? Yung pag-fold-fold ng tape measure, guys. Di ko alam kung ginagamit ng ibang mga cutter, pero ako, guys, ginamit ko yun kasi gusto ko madali. Medyo mahina kasi ako sa bawas-bawas, guys, sa bawas-bawas. Kaya mas gusto ko yung instant at hindi magkamali. Kasi dati, ganun ang ginagawa ko. Nagkakamali ako minsan. Ayun. Mahirap magkamali dito, guys. Ang mamahal ng tela. Makabayad ka ng hindi oras. Yan. Kaya ginawa ko gano'n ang idea ko. Pinupold ko yung tape measure. So, ngayon, ito na, guys. Finish na yung likod. Pwede na nilang tahiin. Yan. So, ngayon, likod naman na taas. Diba? Ito na naman sa taas, guys. Okay lang ba tayo dyan? Okay lang ba kayo dyan, guys? So, ito naman ngayon ang likod ng ating gagawin. Ito pala yung harap pala ito. So, gawin natin, guys, ang likod. Pakita ko sa inyo kung paano yung sinabi ko na hindi maglagay ng tax. Okay. Kasi yung sweet the guys, kailangan mo i-cut siya ng mabuti dahil kumukulubot yung tela niya.
umuumang doon sa loob. So ngayon, ito na 'yon. Nanid nang mag-misyo-misyo kapag sa likod. Ganito na lang ang gagawin, oh. Bawa. Ito yun, guys. Ang gusto niya kasi, guys, pareho lang ng cutting sa likod. Kaya lang ako, hindi ko sinusunod minsan. Madali na lang siyang i-adjust kapag ka, ano, kasi may mga Saudi, napakakulit nila. Sabi nila ng ganito, tapos hindi ka mananalo sa kanila. Sabihin nila, bakit ang laki-laki ng aking dala, ah? Dala at tawag nila dyan sa neckline, guys. Eh, sabi ko, bakit? Eh, yan naman ang sukat nyo. Kaya, natuto na ako. Hindi ko sinusunod. Kinukuha ko lang sa standard kung ano yung dapat. Dapat kasi yan, guys, 8 lang, eh. Yung down niyang 10, 8 lang dapat. Kasi, minsan kasi sa pagtahi, nakakain nila ng ano, ayan tuloy. Kaya ngayon, ang gagawin ko dito, guys, ganito lang, guys. Hindi ko susundin yung kanyang sinabi na pareho lang sa likod. Gagawin ko ganito na lang. Gawin ko 8 na lang sa baba. Ganyan lang, guys, ha. Tingnan nyo, ha. Ganyan lang naman ka, ano. Puporma ka lang muna. Yan. Ganyan lang. Tapos, ulitan mo ulit yung likod. Yan. Yan ang mga kailangan dyan sa ano, pagbubukit. Para ka rin, ano, magpuporma ng bahay. So, ngayon, tabasin muna natin. Ganun lang ka-easy. Pagka nagawa mo na yung harap, napakadali lang magagawin na ang likod. Basta huwag kalimutan, 1.5 ang allowance. In case na nagkamali, meron ka pang pag-asang ma-solve ang damit. Kasi dito, guys, makukulit ang tao. Minsan, gustong-gusto ng ano, pa-sikip pagkuha ng sukat. Gusto nila sikip. Tapos, nung pag nayari ng damit, masikip. Naku, andyan na yung magre-reklamo. Eh, kaya mag-wise ka na lang. Bagyan mo allowance. Sabihin na lang natin na wala namang problema. Sandali lang naman i-adjust yan. Hindi, masaya na sila. Pagka ganun lang sasabihin. Yung iba kasi, guys, nagpapanik ka agad. Karban, karban! Sasabihin ka agad, sira dalaw ang damit nila. Kaya, minsan, ang hirap din ang sitwasyon ko dito. Aawayin ka ng customer. Oh my God, grabe. Pero ngayon, guys, ang babait ng mga customer ko, alhamdulillah, mababait talaga sila, guys. Love na nila ako. Joke lang, guys, ha. Hindi nga, sa totoo lang, hinahanap na nila ako. Kaya lang, guys, hindi Helen ang hinahanap nila. Si Faten. Yan kasi ang name ko dito, guys. Nickname ko, guys. Kasi yung una kong amo, pinakauna kong amo, hindi niya mabigkas-bigkas yung Helen. Kaya, ginawa niya ako ng pangalang Faten sa pangalan nila. So, ngayon, mga customer, Faten ang nakilala. Kaya, kahit saan man ako, lumilipat ako ng ibang shop, kahit saan man ako napunta, Faten pa rin ang pangalan. Kaya ngayon, hindi kilala ang Helen, kilala nila Faten. Pag may magpapatahi, yun, hahanapin nila si Faten. Pag wala si Faten, sorry, hindi sila magpapatahi. Sa kaharap na nila ako, eh, kasi hindi nila pa ako kilala. Agad, when Faten, ganun kaagad yan, saan si Faten? Tapos sabi ko, ako si Faten. Wala! Gaganyan yan. Ay, ikaw pala si Faten? Oo. Bakit mo ako kilala? Kita-kita sa Instagram. Sabi ganun. Kasi yung amo ko, guys, inaano ako sa Instagram. Kaya yun. Mga tao. O, ito na tayo, guys, ha? Yung kurbada na sinasabi ko. Ngayon, ang waistline niya, di ba, 38. Tapos sa harap, nag-allowance tayo ng 2 inch. Ayun, guys, kuha ka dito ng 1 inch para wala ng tax. Tapos, ano ba yung waistline niya? 38.
Ito na naman tayo, si fold, fold na naman tayo, 38. Huwag kalimutan ha, mag-fold. Mag-bali-bali kung hindi sure. Ganyan. Diba? So, ito na ang 9 and a half. Ito na ngayon guys. Tapos yung batch niya is 45 and a half. Bali-bali ulit. Yan. 55 and a half. Yan. So, ngayon, ito na yung ano niya, diba? 6. Nag-allowance ako ng... So, ngayon, yan ang nagiging da, guys. So, ito yung bus sa likod. Ay, sa harap. Ngayon, ang gagawin na lang natin, guys, ganito. Ito na yung likod. Slim na siya. Tingnan nyo. Laki nang nabawas, guys, ah. Bawas yan. Yan ang dagdag bawas. Tapos, ito naman yung likod, diba? Ito yung banda. Ganyan din ang gagawin mo, guys. Laki nang ibabawas. Kasi wala nga siyang tax. Yan. Ay, ayan. Masabit yung aking jacket, guys. Ang sobrang lamig kasi dito, guys. Grabe. Dubli-dubli na yung suot mo. Lamig pa rin. Kaya, pasensya na kayo. Naka-jacket ako lagi. So, ito, guys. Ulit. Ating lagyan ng pin. Don't forget sa pin palagi. Kasi yan ang magdadala na hindi ka magkakamali. Malay mo. Hindi pala na tama yung sa loob, sa likod. Kailangan yun. Ito pa guys, kapag ka ang figure niya sa harap is 18, tapos ang figure niya sa likod is ilan lang? 17 and a half lang guys. Ngayon ang gagawin mo, mag-minus ka. Ito yung 18, 17 and a half, so mag-minus ka ng half inch. Half inch lang naman guys, para matugma at matama talaga yun sa likod niya. Ang alaw, ang ano, yung sukat niya. So, ito na yung gagawin natin. Buhitan natin ang likod. Kasi guys, yan ang magdadala ng fitting guys, yung figure niya. Kapag ang figure mo tumaas, bumaba, mali. Kailangan tama lang talaga doon sa kanyang ano, sa kanyang figura. Para tamang-tama ang fitting. So guys, tingnan nyo kung gaano kalaki ang mababawas. Ito babawasin ko. Ito na yung allowance natin. Ito babawasin ko rin, di ba? Ito na guys. Babawasin na natin again ulit ng 1 and a half ang allowance. So, ito na siya. Perfect na ito. Yan. Tapos dito naman tayo. Sa figure niya. Bawas din tayo. Kasi, yun nga. 17 and a half lang yung figure niya sa likod. Tapos, 18 naman sa harap. Importante yan, guys. Magkuha ka ng sukat. Kapag ikay mananahi, kailangan kuhanan mo sukat ng figure sa harap at likod. Kasi, may mga tao, mababa ang figure sa likod. Meron namang tao na mataas ang figure sa likod, mababa yung sa harap. Kaya kailangan talaga dakutin mo yan ang pagkuha ng measurement. Ito na yung bawas ko dito sa likod, guys. Para wala na tayong tax. Diba? Diba, slim na siya. Ganyan mangyayari sa damit niya. Pag tinahik na siya, slim na siya. Ito yung manggas. Kasi continuous slim lang siya, guys. Eh. So, finish na tayo, guys. Ito naman, teka lang, ibase-base ko muna ito, kung okay ba siya. Check, bago mo bitawan guys, check mo muna kung tama. Kasi ang mga mananahi, nagre-reklamo kung hindi tama. Kaya ang akin naman, sabi ko sa kanila, magkuha sila ng sukat bago nila tirahin. Tao lang ah, di ba? Hindi naman perfect talaga.
Kaya yun. Katulad nito guys. Bus is 52.5. Yan. Kamali nga tayo dito guys. Oh. Tingnan mo. 52.5. Tapos yung waistline niya 38. Ulit-ulit mag-fold. Tsaka bago bitawan, check mo na kung tama ba yung ginawa mong sukat bago tahiin. Yun. Tapos, check naman guys. Ayan, gagawin na lang natin yung curve.